Kamara magpapalabas ng pondo para sa agarang pagtulong sa ating mga kababayan sa Negros Island na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Si Mel Alasmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang agarang tulong ng gobyerno para nga sa Canlaon eruption victims. Yan ay kasunod ng kanyang naginawang site inspection sa isang proyektong pabahay dito sa San Mateo, Rizal. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinabibilis na ni House Speaker Martin Romualdez ang paglalabas ng 40 million pesos na ayuda para sa mga biktima ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon kay Speaker Romualdez, nakipag-ugnayan na siya sa DSWD at DOLE para sa paglalaan ng tig 20 million pesos na pondo para sa mga programang ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program. Mula naman sa Speaker's Disaster Assistance Fund, ipinag-utos na rin Romualdez ang paglalabas ng 4 na milyong pisong halaga ng food packs. Sabi ni Romualdez, malinaw ang kautusan ni Pangulong Marcos. Dapat ay mabilis na kumilos ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, kaya't ito ang ginagawa nila ngayon. Lahat ng ito, sinabi nga ni Speaker Romualdez kanina sa kanyang inspection and site visit sa pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaan sa gitnang Bayan 2, San Mateo, Rizal. Ongoing na ang construction dito para sa nasa 4,330 units ng condo-style na pabahay. Masaya si Speaker Romualdez dahil sa ganda ng mga unit dito. Anya, ito ay katuparan ng pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ito ay ang mabigyang disenteng pabahay ang lahat ng Pilipino. Bukod sa mga bahay, mayroon din ditong itatayo na basketball court, swimming pool, clubhouse at iba pang amenities na dati nakikita lang sa mga subdivision at condominium. Bukod kay Speaker Romualdez, nasa programa rin kanina sina House Appropriations Committee Chair Elizal Dico, Rizal 3rd District Representative Jojo Garcia, Disud Secretary Jose Alcozar at iba pang opisyal. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Speaker Romualdez kanina. Yung mga nangangailangan, yung needs talaga ay aabot na almost 6 million na housing. At yun ang sinasabi ng ating Secretary. Yun ang target natin, kaya tinatarget natin average of 1 million housing a year. At kakayanin po natin, siyempre sa umpisa lang, mukhang medyo feeling hindi nakikita kasi siyempre ginagawa natin yung planning, yung site identification, coordination, at saka yan, magtatayo tayo ng foundation. At ngayon, nakikita natin, meron na. Kaya hindi na lang ito plano, hindi lang ito sinasabing vision. Ito, nangyayari na. Kaya tuwang-tuwa ako. Angelique, syempre hindi naman kompleto ang site inspection kung hindi natin ipapakita sa ating mga viewers kung ano nga bang itsura ng sample unit dito nga sa pabahay program ng pamahalaan. Halika, silipin natin ng mabilis, Angelique, no? Pagpasok pa lang dito, ito yung sample unit na fully furnished na ito. Meron agad kitchen, makikita, merong lutuan at merong refrigerator. At dito naman, sa bahaging ito, pwedeng paglagyan ng ating mga benepisyaryo ng pabahay dito ng kanilang dining area. At pagdating naman sa bandang ito, Angelique, makikita nyo din, no, may dalawang kwarto dito sa pabahay program ng pamahalaan. At sa side na ito, makikita yung sample ng sala set. Angelique, isa lang ito, no, dito nga sa libo-libong units na maaaring mapakinabangan ng ating mga benepisyaryo, ng ating mga kababayan na pabahay program nga ng pamahalaan. At bukod dito sa San Mateo Rizal, meron din ito sa Metro Manila at iba't iba pang probinsya, at handog yan ng Administrasyong Marcos para nga mabigyan ng disenteng bahay ang ating mga kababayan. Angelique? Okay, so Mela, matanong nga, sino ba ang mga prioridad o mga priority na pwedeng tumira dyan sa mga itinayong mga pabahay dyan? Angelique, actually kanina nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Disud Secretary Alcozar, at ang sinasabi nga niya, lahat ng ating mga kababayan
maaaring maging benepisyaryo nito nga mga pabahay ng pamahalaan. Ang kailangan lamang gawin, makipag-ugnayan sa LGU at sa DSUD para nga magkaroon ng ganitong uri ng proyekto ng pamahalaan. At syempre, Angelique, no, ang sinasabi nga nila, may mga kailangan lamang na requirements, pero talagang ito ay hatid sa ating mga kababayan at isa nga sa mga priority nila, yung ating mga kapuspalad na kababayan o yung itong ibang nga nirelocate na nga pamamahay. Pero ang sinasabi nga ng ating kagawaran, talagang lahat, as much as possible, lahat ng may gusto ay talagang i-accommodate nila sa loob ng pamumuno ng administrasyon. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.